It's me, your Bebe Winter. I'm back ng Marupok. Yes, Marupok po. And I am now here in South Korea. Oh my gosh. So gusto nyo bang malaman kung paano ka nakapunta dito? Please watch this video. Lalo na sabi nila ang bakla laging palaban. So yun nga, ini-invite ko yung mga LGBTQ na huwag tayong matakot na lumaban ng lumaban. Diba? So sa Korea kasi wala silang discrimination. Ang kailangan mo lang talaga ay knowledge. At saka lakas ng loob talaga. Lalo na kailangan natin kaharapin yung 4D na sinasabi nila kapag puntong muna ka sa Korea. Ano yung pakiramdam na imagine bukas pala nasa Korea ka na? Ano talaga yung pakiramdam? So yung pakiramdam ko ngayon parang hindi pa ako makapaniwala. Kasi parang hindi pa mapasok sa isip ko na sa bata kong edad na parang makakatuntong na ako kagad sa Korea. Makakahawak na rin ako ng mga 70,000, 80,000 pataas na mga selduhan. So mabibili ko na lahat ng mga kangailangan ng pamilya ko at masusuportahan ko na sila. Ano nga sa yay, mga baklesh? Ako na naman po si DKD Solomon. So, Itechi Y, tuturo ko sa inyo kung paanis ang easiest way sa para makapunta ng Korea. Kung betsong mo makapunta ng Korea at maka-Harvard ng mga OPA, Itechi Y ang best way mo. Come and fly away. Nagturo rin ako sa isang school, sa Korean language. Konti ang points para maging perfect. Para maging perfect. Tama, may pagkakataon na talagang nadadown na talaga ako. Especially kasi wala nang naniniwala sa akin na kaya ko itong lahat. Pero hindi pa rin talaga ako sumuko. Kasi talagang sinasabi ko na hindi ako pwedeng sumuko. Lalo na sa gender ko. Yun nga, nung una talaga, nung hinatid namin yung mga paalis na, talagang sumama talaga kami at talagang pinilit kami ni Sir Jerwin na sumama dahil totoo nga, nakaka-inspired talaga. Kumbaga yung pagpunta mo doon sa airport, paghatid sa kanila, yung makikita mo sila na kulay blue na jacket, talagang masasabi mo sa sarili mo na talagang balang araw, ako rin. Ako rin yung nasa posisyon nila, ako rin yung mag-goodbye, hindi lang puro hatid. Hello nga pala sa lahat. Ako nga pala si DK. AKA Sophia Winter K Universe! Yan. So, bakit ka nag-aaral ng Korean language? Graduate ako ng marketing at pinangarap kong mag-ibang bansa. Kaya, pagka-graduate ko ng pagka-graduate ng marketing. Nag-aaral kagad ako ng caregiver, housekeeping, at saka nursing aid. Pero, plan A ko yun eh. Pero hindi ako umanulo sa plan A ko. So, plan B, nag-aaral ako ng Korean kasi gusto ko rin talaga, gustong-gusto ko talaga makapunta sa Korea. Especially kasi Korean, K-pop lover ako at saka K-drama lover. Sa isang kaibigan na siyang nagsabi sa akin na malaking sasahurin daw sa Korea at saka nung marinig ko yung salitang Korea, pumasok agad sa isip ko yung mga idol kong Korean na K-pop. Ano ang katagal mag-aral ng Korea? Tumagal din ako ng 6 months sa pag-aaral at wala akong sinayang na araw sa pagbabasa para bumilis at pagkakabisado ng mga vocabs. At sinasabayan ko rin ng grammar para syempre para mas lalo maintindihan mo pa yung sa examination. Nandyan yung araw na sinusukuan ka na ng mga tao sa paligid mo. Dahil sa tagal ng tagumpay mo, hindi naman kasi minamadali ang lahat. Lagi ko kasi iniisip na mabilis lang ang panahon. Sinakripisyo ang pangarap ko maging advertising manager. Dumating sa point na naiinggit ako sa tuwing nakakita ko ng mga naka-business attire. Dahil sinuko ko yung pangarap ko na maging advertising manager para lang makipag-ibang bansa. Nalaman ko ang tuldok sa libre nilang pagtuturo. Especially dahil rin sa mga friends ko saka sa Facebook. Doon ko sila na-search. Una ko talagang na-search doon. Nakita ko kasi yung isang post ng gwapo. Nakita ko yung isang boy, si Kyle. Ah, si Kyle. Oh. Nakita ko yung post niya. So yun, pumunta kami ng tuldok kasama rin si yung kaibigan ko. At doon kami nanirahan. Sabigutan pa kami. Patayin ko ka kay Kyle. Shoutout mo. Salamat ka. Sabihin mo hi, dahil Kyle. Sa kanya. Hi, ano pa?
pangalan ni Kyle sa ano page? Laser Kyle Valdez. Laser Kyle Valdez. Thank you so much kasi nakita ko yung picture. Ang pogi mo na. Ang pogi mo. Na-inspire ka dahil sa... Natutunan ka sa Tuldok yung magandang sama-sama namin. At saka talagang napakaganda ng ginawa nila Sir Jerwin at nila Ma'am Maricel. Kasi sa Tuldok pa lang pinagsasama-sama na nila kami. Tapos sa Tuldok pa lang malalaman na namin kung sino dapat ang makakasama namin at di namin makakasama sa trabaho. Kumbaga sa Tuldok, itinitrain na kami na napapalayo sa magulang. At saka tinitrain kami doon na araw-araw dapat nagre-review. Hindi ka dapat na hindi nagre-review dahil mahihiya ka sa kanila na mula umaga hanggang gabi ay nagre-review. Yes, totoo. Nakakatulong yung pagkuha muna ng topic sa mga examination lalo na sa UP. Kasi first, nag-exam muna ako ng topic bago ako mag-aral ng EPS. So, yung kaba sa topic, parang nung nandun na ako sa EPS, sa POEA nung nag-exam, nawala na yung kaba ko at puro excitement na lang yung naranaman ko. Nakailang exam ka ng topic? Pangalawa, sir. Nung una, level 1. Konti na lang points. Konti na lang yung points, hindi pa nag-level 2. Then sa pangalawang take na, yun na, nag-level 2. Nakasunggit na rin ako. Konti rin ang points para maging perfect. Konti ang points para maging perfect. Ano may perfect? Anong may papayo mo sa nagsisimula pa rin? Ayan. Ang may papayo ko lang sa mga nagsisimula pa lang mag-aral sa Korea, wag na wag niyong tatanungin ang sarili niyo kung kaya ko ba o hindi. Push lang tayo ng push. Dapat laging fighting lang tayo at always looking forward. Saka nung unang nag-take ako ng EBS topic, na laman na nila kagad yung quota na. Sabi nila na meron daw quota, pero hindi ako natakot dun sa quota eh. Kasi ang lagi kong iniisip ay talagang lalaban ako para sa pangarap. Saka lagi rin sa tuwing nagre-review ako, lagi kong nilalagay yung picture ng mga crush ko. Lagi kong nilalagay yung mga picture ng crush ko para may inspiration ako. Saka hindi lang rin yon. Sa tuwing nagre-review rin ako, lagi ko na lang iniisip na lagi ko na lang iniisip yung better future para sa akin. At para sa pamilya ko. Yung ano, memorable experience mo sa Tuldok? Ay, super. Napakarami ng memorable experience ko sa Tuldok. Especially nung unang dating ko sa Tuldok, talagang nagulat ako kasi tabi-tabi, tapos ang sikip, napakainit. Alam mo, yun yung parang sama-sama kami, babae, lalaki, bakla. May tomboy na ba? Lawatan na gano'n ng tomboy. So yun na nga, yun tabi-tabi kami na napakainit. Tapos one time pa nasira yung electric pan namin, pero kinaya dahil hindi naman porket naghihirap kami doon, may wala kami mapapala. Kaya kami naghihirap doon kasi para may mapala. At saka, tingnan mo, nandito nasa na kami ngayon, di ba? Naranasan mo yung shifting, yung may panggabi? Hindi lang makatulog, sir. Naranasan ko yung mga hindi makatulog doon. Lalo na kapag yun nga, mainit, tapos lalabas na lang kami, gagala. Tapos after nun, babalik na ulit matutulog. Ano yung masabi mo doon sa pag-aaral natin kay sa Barangay Hall? Di ba aircon yun? Sige. Yun yung pag-aaral namin sa Barangay Hall. Lagi talaga kami pumupunta doon. Dahil sa mga practices ng exam namin, saka sa turo ni Sir Jerwin. Talagang napakalaking tulong, lalo na doon sa Barangay Hall na ginanap dahil napakalamig. Kasi sa dorm namin, napakainit. Pero nakakapag-review pa rin. Dumating ba sa point na ano, yung parang naisip mo na may paruroon ng batong ginagawa ko? Yes, sir. Dumating sa point talaga na talagang iniisip ko na lang talaga yung pinaka the best way para makapag-ibang bansa ako is kailangan ko mag-aral ng Korean language o kaya mag-review sa Tuldok. Dahil nga sa Korea kasi hindi nila kailangan ng may experience ka. Walang discrimination sa Korea. At saka lagi ko talagang iniisip, lagi pumapasok sa isip ko talaga na dapat isa lang, isang take lang, pasok lahat. Ano yung mga pagkakataon sa buhay mo na sobrang hirap, na parang umiiyak ka na, pero parang yung nagising sa'yo na kailangan ko magtapos ng paghihirap ko, kailangan na magtapos ng gano'n, parang tutuldukan ko na ito. Ano yung mga, meron bang mga pagkakataon gano'n? Oo, oh, may pagkakataon na talagang nadadown na talaga ako, especially kasi wala nang naniniwala sa akin na kaya ko tong lahat. Pero hindi pa rin talaga ako sumuko kasi talagang sinasabi ko na hindi ako pwedeng sumuko, lalo na sa gender ko.
Lalo na sabi nila ang bakla laging palaga. Ano yung impact nung naghahatid tayo halos linggo-linggo na? Kwento mo sa kanila yung naghahatid ka linggo-linggo sa tayo sa airport, tapos nakikita mo yung mga dating nakasama mo sa bahay, tapos nakakausap mo sila sa cellphone, tumatawag sila na nasa Korea sila. Ano yung ano? Sige. Yun nga, nung una talaga, nung hinatid namin yung mga paalis na, talagang sumama talaga kami at talagang pinilit kami ni Sir Jerwin na sumama dahil totoo nga, nakaka-inspired talaga. Kumbaga yung pagpunta mo doon sa airport, paghatid sa kanila, yung makikita mo sila na kulay blue na jacket, talagang masasabi mo sa sarili mo na talagang balang araw, ako rin yung nasa posisyon nila, ako rin yung mag-goodbye, hindi lang puro hatid. Na ang Korean language, hindi siya nakukuha lang ng parang 100 hours or 200 hours, mas maganda mag-aral kayo ng 6 months pataas, tapos mag-memorize kayo ng vocabulary at isipin nyo rin na hindi puro vocabulary, paano siya ginagamit sa sentence, kaya mag-aral kayo ng conjugation, mag-aral. Gaano katagal dapat mag-aral ng Korean language para talaga masigurado yung pagpasa mo sa exam? So, sa pag-aaral talaga sa Korean language, hindi talaga yan minamadali. Hindi lang yan nakukuha sa isang linggo, hindi lang yan nakukuha sa dalawang linggo. Nakukuha talaga yan sa buwan. Dahil especially, kailangan mo matutunan, una, sa pagkakabisado ng mga vocabulary. Pangalawa, sa mga grammar pattern. Pangatlo, sa conjugation. At dapat, hindi lang reading, pati listening. Ina-advise mo ba na, ano, na mag-try muna silang mag-topic? Para, ano yung benefits na mabibigay sa'yo ng topic? At saka, ina-advise mo rin ba na mag-try sila na magturo kahit sa simula-simula para tumaas yung confidence? Sige. So yun, ina-advise ko rin na mas maganda talaga na mag-take ka talaga ng topic. Kasi, una sa lahat, sa topic kasi, tinitest doon yung sa nga grammar. Kung talagang nakakaintindi ka or talagang... Mas maganda talaga na mag-take ng topic. Kasi, para doon pa lang napapractice mo na kung talagang naiintindihan mo yung mga tanong. At saka, maganda rin yung way na dapat nagtuturo ka rin. Yung sinishare mo ba yung mga knowledge mo? Kasi the more na sinishare mo yung knowledge mo, the more na nag-earn ka rin eh. Kumbaga, doon ka talaga natututo na araw-araw mo siyang tinuturo, araw-araw rin pumapasok sa isip. Nung bumasok ka sa Tuldok, mas na-inspired ka ba na kaya ko rin magturo? Kasi nakikita mo sila, yung mga estudyante doon, halos lahat nagtuturo. Tapos ang gagaling nila magturo, magaling sila mag-explain. So, nagkaroon ka ba ng parang confidence na, ah, kaya ko rin magturo, then eventually nakapagturo ka? Sige. Una nung nakita ko sila doon sa Tuldok na talagang mga estudyante pa lang sila pero nagtuturo na sila. Talagang na-inspired talaga ako sa kanila. At talagang pinag-aralan ko kung paano sila magturo. Naging listener nila ako, naging estudyante nila ako. At sa kalaunan, naging kasama na rin nila ako sa pagtuturo sa mga estudyante. Then, nagturo ka rin sa school na? Nagturo rin ako sa isang school, sa Korean language. So yun nga, in-invite ko yung mga LGBTQ na huwag tayong matakot na lumaban ng lumaban. Diba? So sa Korea kasi wala silang discrimination. Ang kailangan mo lang talaga ay knowledge. At saka, lakas ng loob talaga. Lalo na, kailangan natin kaharapin yung 4D na sinasabi nila kapag puntong mo na ka sa Korea. Ano yung pakiramdam na, imagine bukas pala, nasa Korea ka na. Ano talaga yung pakiramdam? So yung pakiramdam ko ngayon, parang hindi pa ako makapaniwala. Kasi parang hindi pa mapasok sa isip ko na sa bata kong edad na parang makakatuntong na ako kagad sa Korea. Makakahawak na rin ako ng mga 70,000, 80,000 pataas na mga selduhan. So mabibili ko na lahat ng mga kakangailangan ng pamilya ko at masusuportahan ko na sila. Okay. Oh, sino yung mga gusto mo pang pasalamatan? Unang-una pinapasalamatan ko yung family ko. Pangalawa, ang dami kong family eh. Real family, Tuldok family, at yung mga family and friends ko na nakasama sa bahay at sa labas ng pagre-review. Sa lahat ng mga tumulong sa akin kapag re-review, nagpapasalamat din ako sa inyo lahat. And also, thank you Park Bogum and also RM. Rock Monster, Sinamjoon. Annyeonghaseyo, 저는 윈터이고 수만살이고 가로칸에서 왔습니다. 감사합니다.